Welcome to another video mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil meron ulit tayong pagkakataon para makapag-share sa inyo ng mga tutorial patungkol sa ating mga motor. Ngayong araw mga bro, magtutroubleshoot tayo ng starter ng Raider 150 kasi wala siyang push start mga bro. Bago natin mga bro, umpisahan yung pagtutroubleshoot, ipapakita ko muna sa inyo na wala talaga siyang push start. So, yun natin mga bro. Yan. Tapos, push start natin. Yan. So, walang nangyayari, diba? Tapos, kung mapapansin nyo yung relay, pakinggan nyo mga bro, ha? Yan. So, tumutunog. Ibig sabihin, mga bro, pagka ganon, umpisa pa lang mga bro, ibig sabihin, yung wiring nyo dito sa push start, walang problema. Kasi nagtitrigger yung inyong mga relay. So, wala dito ang problema nyan. So, ang possible nyan mga bro, baka yung wire na mataba papunta sa starter dito, no? Papunta sa starter, baka yun na may problema or loose connection lang. Tapos isa pang problema, 11 volts lang ang battery nyo. Kasi mga bro, yung relay na yan, nagtitrigger yan. Yung relay na, nabaklas ha? Pakasin mo ha? Para makita nila ng mga ano, nating mga subscriber na malulupit. So tanggalin muna natin mga bro yung ano. Tanggalin muna natin yung fairings. Bob. Bale mga bro, kung nakita nyo, natanggal na natin yung fairings. So pagka ganun nga nangyari sa inyo mga bro, sa inyong mga motor, wala siyang push start. Tapos, pagka pinindot nyo dito yung kanyang push button, ayan, maririnig nyo mga bro yung relay. Maririnig nyo yung starter relay or yung starter solenoid. Ayan, ito yun. Ito yun mga bro yung starter relay, yung starter solenoid. Lumalagatik siya. Ang isang ibig sabihin niyan mga bro, walang problema yung inyong push button o yung wiring niya papunta dito. Kasi kung nakita niyo yung yellow na yan mga bro, papunta dito yan. Yan yung yellow na wire na yan ng Raider 150. Tapos ang sunod na i-check natin diyan mga bro, yung battery, tapos yung starter. Tapos yung relay mga bro. Hindi porket na tumutunog yung relay ay okay na yung relay niyo. Kasi mga bro, mayroong yung relay na yan, mayroong resistant yan. So may reading yan, nagkakaroon ng voltage drop. So halimbawa ganito mga bro. Kasi meron dalawa wire dito na malaki, ayan. So tanggalin niya natin para makita nyo. So ito mga bro, ah. Kung nakita nyo, ito yung wiring ng starter relay. Tapos kung nakita nyo, meron dito dalawang volt, tapos dalawang malaking wire. Yung isang wire, papunta yan ng battery. Yung isa naman, papunta ng starter. So pareha sila positive mga bro. So nagkakaroon ng voltage dyan. For example, ganito. Ito na ang taga-video natin. Nakakawa tayo ng taga-video mga bro. So ayan, gamit tayo yung tester. Swisit lang natin to sa DC mga bro. Pag magto-troubleshoot kayo mga bro na walang starter, so i-check natin yung voltahin ng baterya. Kasi kung hindi 12 volts pataas yan, 100% na may charge, hindi talaga mag-i-start yung starter nyo. So i-try natin ha. Kita ba? So ayan, kita nyo mga bro. So 12.7 volts. So enough yung voltahe para magpa-start ng baterya. Di ba? So okay yung battery natin. Tapos mga bro, maghanap tayo ng voltage drop. So kabit natin to sa negative, yung positive, or kahit magkabaliktad wala namang problema yan. So kabit natin to. Tapos i-check natin dito mga bro. Hanap tayo ng voltage drop ano? Kasi pares naman positive to mga bro eh. Pares positive yan eh. So i-check natin. Yan, kita nyo mga bro, 12.7. So 12.7 tapos dito sa battery 12.7 pa rin. So walang problema, so walang pagbabago. Ngayon naman mga bro, ang gagawin natin, ikakabit natin to sa kabila. Titingnan natin. Titingnan ulit natin ha. Tapos sa kabila mga bro, yan. Pag-train nyo sa kabila, then tingnan nyo walang reading yan. Di ba? So yung tester natin walang reading. Magkakaroon lang ng reading yan pag pinindot nyo yung push start. So i-try natin pindutin yung push start, no? Pipinditan ko lang. So nakaon na natin yung ating motor. So try natin push start, push button. Yan. So 12.4. So 12.3. So nawala yung try natin. Yan, nawala yung yan, 12.6 na lang siya. Tapos pag nilipat yung sa kabila,
Ikaklaro ko lang mga bro ah. So di, itabi mo nga dito pare. Yan, ikaklaro ko lang. Ito laging may supply. Ito ay battery mga bro. Laging may supply yan. Ayan o. Yung tester natin laging may supply. Ito walang supply. Pagka pinundot nyo lang yung push start o yung push button, pagka pinundot nyo, saka lang ito magkakaroon ng supply. Ang problema nito mga bro, yung relay na yan, mayroong coil sa loob. Kung nakita nyo nga, ayan, ulitin ko lang. O, 12.7 yung tester natin. Kung nakita nyo yung tester, ayan. 12.7. Tapos ita, yung isa, tatay natin. Ayan. Tapos pipindutin ko yung, ano mga bro, push start. Ayan. So, nagkakaroon siya ng 12.4. So, ibig sabihin, may voltage drop na 3.3 volts. So, nawawala yung 3 volts. Tapos mga bro, check natin dito sa kabila. Dito tayo. Sa pinakailalim. Yan, dito tayo. Nawala yung tester kong isang malupit mga bro eh. So, dito natin. Sa kita. Kita ba? Kita, yan. So, dito mga bro ha. So, dito tayo sa starter. Dito naman tayo mag-check. Ito yung starter natin. Yung starter motor. Tapos may isang terminal dito yan mga bro. Ito ay positive terminal. Kung nakita nyo yung wire na ito mga bro, ito rin yan. Yan. Ito rin yan. Yung isang bolt na yan, yung wire na yan, papunta, dito dumaan, ito na yan. So, nagkakaroon din kasi mga bro ng voltage drop yan. So, i-check natin. Kung napansin nyo kanina, 12.7 yung battery natin. Yung isang line, 12.7 pa rin. Tapos yung isang line, 12.3. Ngayon, itatry natin dito. So, ilagay natin to sa... Yung isang terminal mga bro, lagay nyo sa negative. Lagay natin sa negative. Yan mga bro. Tapos, yung isa, nakalagay sa negative, ito. Tapos yung isa, dun sa positive ng real, anong, starter motor. Ayan, wala, diba? Tapos mga bro, ipopush start natin yan. Tingnan nyo kung ilan yung reading niya sa tester. Ilan na lang? 12. So, 12.3. Yan. So, ibig sabihin mga bro, okay pa. Kasi yung 0.3, ibig sabihin mga bro, pagka ganyan, yung 0.3 volts na nawawala, maliit pa yon. Ibig sabihin, okay pa yung ating relay. So, isa pang pwede natin gawin dyan mga bro, patayin ng Phillips screw or flat screw. Tapos ipag-short natin yung ano, i-short natin mga bro yung relay. Pwede natin gamitin to eh. Halimbawa, ganito. So, i-short natin yan. Yan. Di ba, wala talaga nangyari. Kasi mga bro, pares positive yan eh. Pag sinot nyo yan, dapat a-under na yung motor nyo. Yan o. Diba, wala. So ngayon, alam na natin, wala dito sa battery. Kasi 12.7 yung battery. Wala rin sa relay. Alam na, sira mga bro. So dito tayo magpopo ko sa starter. So bibigyan ko pa kayo mga bro ng isang tricks na possible na sira mga bro. Kasi yan, contact na yan, yung terminal na yan, kinakalawang yan. Ngayon, pag kinalawang yan, hindi nakakapasok yung voltahe sa 12 volts. Kaya hindi tumatakbo yung ating motor. Kaya, tanggalin muna natin to, tapos lihahin natin, tapos ibalik natin. Ngayon, pag wala pa talaga, ay babaklasin natin yung starter niya. So, ngayon, susubukan muna natin yung ganong ano, technique. So, gamit lang kayo mga bro ng 10mm. Kita niyo mga bro, natanggal na. So, ang gawin natin dito mga bro, try natin lihahin to. So, lihahin muna natin yan. Ayan, kung nakita niyo mga bro, natanggal yung mga kalawang. Ngayon, natatry ulit natin, ibalik. So, ayan, okay na yan. Gamit na natin. Ngayon, tatry ulit natin ano. Patay mapahiya na naman. Ayan, di ba? Wala pa rin. So, wala na. No choice na tayo. Pagka ganun, na-check na natin lahat ng pwede natin gawin. Babaklasin natin ngayon yung starter na mismo. Ayan mga bro. Pagkatapos nyo makalas yan, yung 2 volt, so pupukin nyo lang dito. Itulak nyo papunta dito yung starter. Kasi pag hinugot nyo yung mga bro, may gear yan dun sa loob. Hindi tatama yan. So ayan, gano'n, kita nyo ba? So nabunot na natin. Tapos dito natin kukunin yan sa may carb. Dito, pwede naman. Sa carb, pwede naman. So ayan. So ito na yun mga bro yung starter motor. Ngayon, babaklasin natin to. So dito tayo sa medyo maliwanag. Ngayon mga bro, kakalasin natin yung starter. So gagamit lang tayo dito ng size 17. 17. 17 pala mga bro. 17. So gamit tayo ng 7mm. 7, hindi 17. Alam nyo. So tanggalin lang natin ito mga bro. Tapos yan nga pala mga bro ha. Marami ang nagkakamali sa pagbabalik ng starter. So kung nakikita nyo mayroong mga mark yan. Kita ba? Dumi na eh. Yung iba nilalagyan nila ng mark ng pintil pin. Pwede naman yon. Kung malabo na yung mata mo. Pero kahit hindi mo lagyan ng pintil pin yan. Ayan. Kita nyo ba yan?
Hindi kita ano. Ayan. Ayan, mark na yan mga bro. Kailangan pag binalik nyo yan, kailangan magkakatapat yan. So, tanggalin natin. Oh, ayan mga bro. Nakita nyo, natanggal na natin yung dalawang bolt nya. Medyo mahaba lang yan. Tapos, mayroong mga ano yan mga bro. Ayan ha. Huwag nang iwawala yan. Tapos, pag natanggal nya yan, pwede na natin baklasin to. Puro na ano ha. Pati. Medyo matigas na. Ba? Ayun mga bro. Kita nyo ba nangyari dyan o? Kaya hindi siya nag-i-start. Ayan, gawa nito. Kukakalasin natin to. Ayan. Yung karbon niya, durog na. Ayan, kawin ba? Wala na. Wala ang pag-asa. Kukakalasin natin mga bro. Para makita nyo. So, ayan mga bro, anong nangyari o? Diba? So, durog. Pero yung ang maganda naman dito mga bro sa ano, dito sa starter ng radiator. Yan. So yung kanyang magnet hindi kagaya ng iba na ano, nahiwa-hiwalay. Yung magnet ng radiator mayroon siyang lining kaya hindi bihira mabasag. Bali ang nabasag sa kanya mga bro yung ano lang, yung carbon, ayan o, durog na. Ipapalit tayo, dalawa. Kita nyo mga bro, wala nang carbon brush. Kasi siya naman bro, maingay kasi mayroon nag-grinder eh. Durog na siya. Sana nakakita nyo mga bro, ayan o, durog na yan. Pati yung spring dito mga bro, yung pumapasok, parang wala nang pressure. Tapos re-repair natin yan mamaya. Tapos mga bro, yung carbon brush niya positive negative kasi meron sa starter mga bro meron dalawang carbon brush dyan, isa sa positive isa naman sa negative, so mas madalas mapudpud yung positive kaysa negative sa observe ko lang mga bro, mas madalas mapudpud yung positive. Tapos kung nakita nyo wala na yan, durog na, diba? So ang gawin natin dito mga bro, lilinisan ko muna, siguro hindi ko na ipapakita sa inyo, lilinisan natin yan, babalikan ko kayo. Tapos yung mayari, bumibili siya ng carbon brush kasi papapalitan natin ng bago ito. Ang problema dito mga bro, maghihinang tayo dito ha, kasi wala na talaga eh, durog na eh. Palitan natin ng bago yan. Siya nga pala mga bro, medyo nahirapan tayo kasi kung nakita nyo yung carbon brush nung negative, yan, dumikit na. So kahit anong gawin natin, napudpud na, wala pa rin. So yung positive, walang problema, madali lang, hindi pa nag-lock. Yung carbon brush ng negative, wala na, tapos kinakalawang ito mga bro, di ba? So babalikan ko ulit kayo mga bro, tapos nilinisin natin yan, gagamit lang tayo ng kahit gasolina mga bro, pwede kayo maglinis ng gasolina nito, papatuhin lang natin. So linisan ko lang mga bro. A few moments later, ito na yun mga bro, yung ating yan, yung pinaka assembly natin ng ano, yung case, hindi ko alam kung anong isak na tawag dito eh. Yan, pero yung ating yan, yung brush holder, so nilinisan na natin yan. Ito na siya mga bro. Tapos yung ating cup ng starter, okay na rin. Tapos mga bro, yung commutator nya, commutator. Ito mga bro, yung yung armature AC mga bro. So kung nakita nyo yung mga commutator, ito mga bro yung tinatawag na commutator. Ito yung tinatawag na pinion gear. So malakas yung ratio ng gearings nito mga bro. So napakatibay nito. Hindi mo kayang pigilan to ng kamay pagka umiikot talaga yan. So malakas yung ating starter. Yung ratio ng gear niya lang mga bro, napakalakas niya na. Tapos mga bro, kung nakita nyo yung commutator, kulay itim na. So lilihahin natin yan. Pero ito mga bro, yung tutorial, huwag nyo lihahin ng yung ano, daanan nyo lang siya ng liha na 1000. Tsaka huwag nyo gagamitin na liha yung matataas gaya ng 100, 200, 300, or 400, o 6, kahit 600, huwag nyo nang gamitin mga bro. So ang ina-advise ko mga bro, kung magliliha kayo, tapos hindi ko ina-advise na mga bro na tuwing magbabaklas kayo ng armature natin, isililihahin nyo yan. Kasi mga bro, kung nakita nyo yan, kusang napupudpud dyan. Kasi ito yung tumatama sa ating carbon brush. Kaya umiikot itong ating starter dahil dito sa armature na ito mga bro. Ay dito sa ating commutator. Kung nakita nyo, halos wala na siyang mga contact. Kasi nga, napuno na ng itim o yung carbon. So ang purpose natin kung lilihahin, ibabalik lang natin sa dati. Pero hindi para panipisin mga bro. Diba? So ang gagawin natin, lihahin natin ng konti para maging kulay ano ulit, kulay gold. So wag naman masyadong diin mga bro yung liha. Ang problema, wala tayong tagahawak. Ito mga bro ha,
Yan. Ito yung gagamitin natin na sandpaper or liha. 1,000. Tapos yung pagliliha mga bro, alalay lang. Yan. Kita nyo, para bumalik lang yung kulay nya. Yan o. So, ayan mga bro, kung nakikita nyo, parang natanggal yung mga itim nya. Yun lang yung purpose natin, kaya natin niliha. So, huwag yung lilihain ng sagat mga bro, kasi ininipis yan eh. Mabilis masisira yan. Tapos mga bro, yan, napupudpud din yan. Katagalan ng katagalan ng ukaan. Pero mga bro, kadalasan, ang napupudpud yung carbon brush. Kasi dito tumatama yun eh. Pero kung nakakita kayo mga bro, makain counter kayo, sobrang lalim na yan. Sa katagalan din siguro. Ngayon mga bro, pagkatapos natin maliha yan, so, nililisa natin itong mga gap niya mga bro, yung mga, yan, kung nakita yung mga partition na yan. So, yan, okay na. Bale mga bro, ito pala yung ating carbon brush na bago. Medyo mahaba lang yung negative niya, yung negative terminal niya. So, ang gagawin natin dito mga bro, kasi wala naman siyang salpakan, kung nakita niyo, mayroon ditong salangan, oh, ayan. So, ang gagawin natin dyan, isusulda natin dito, ihihinang natin dito yung negative. Yung positive, walang problema eh. So, ayan mga bro. Kung nakita nyo, yung negative na carbon natin, carbon brush, pinutulan natin yan, tapos hininang natin dito. So, bali ako na siya mga bro. Tapos, ay sunod natin yung positive, yung carbon brush. Napakadali lang mga bro pagkakabit nito. Kailangan nyo lang ng, ulitin natin ng ano. Ito mga bro, kailangan nyo lang ng pansong kit. Yan, ganyan. Ay, yung isa palang spring mga bro, kung nakita nyo kasi mayroong spring yan, yung nagtutulak ng carbon. Nawala. Ah, ito. Ibalik na natin. Ayan. Tapos mga bro, medyo mahirap lang yan, tsagayin nyo na lang. Kasi matigas to eh. So, ayan. So, ayan mga bro. Bali na ibalik na natin. Tapos, isunod natin yung positive na carbon brush. Pasensya nyo na mga bro, medyo magulo yung ating workplace. Kasi, tulog na yung mayari mga bro. Panggabi pa kasi. Ganun ulit mga bro, sa pagbabalik ng carbon, pwede kayo magpatulong. So, ganitin lang natin yan. Yan. Basic lang mga bro. Yan, ganyan. Tapos, pwede na natin ipasok yan. Ito ko na si stock niya. Yan. So, ayan. Diba? So, ngayon, dahil na ikabit na natin yung mga carbon brush na bago, ibabalik na natin ito mga bro sa kanyang housing. Yung ating, ang tawag pala nito mga bro, brush holder. Baka hindi nyo alam. Yan, brush holder, ibabalik na natin yan. Siya nga pala mga bro, gumawa tayo ng improvised na guma. Ayan, di ko alam kung saan to galing eh. Nakita ko lang to. Kasi mga bro, sa ilalim nito, kailangan itong terminal na ito hindi didikit sa ground dyan. Kasi pag nagdikit dyan, sabog ang fuse. Eh, paano kung wala kayong fuse? Sabog ang motor. Kaya gumawa tayo ng goma. Yan. So, binutasan lang natin. Tapos ito yung sasalpak natin. Pero ibabalik para natin yung, ano niya, yung stock niya. Yan. Tapos yung goma. So, ayan mga bro. Pwede na natin ibalik yan. Sa pagbabalik, yan. Ganun lang. Basic lang mga bro. Kailangan nakapasok din yung goma dito. Ayan mga bro. So, bali na ikabit na natin yan. Tapos, nilagyan ko na rin ng bolt para pag binalik natin itong brush holder, hindi siya magalaw. Tapos, bago natin ibalik itong brush holder, mga bro, ititest ko lang kung nagkaroon ng continuity yung positive tsaka negative. So, yung setting, ilagay lang natin sa ohms, mga bro. Kung may buzzer, mas maganda kung may buzzer. Yan. So, pag nagdidikit yung test probe, so, nung tumutulog yung tester, so, i-check natin, mga bro, ha. Unahin natin yung negative, mga bro. Yan. Okay yung continuity ng negative. Dito sa positive mga bro, kailangan pag dinikit ko dito sa positive, kailangan walang continuity to. Yan. Diba? Ganun yan. So, ibig sabihin, okay yung ating kinabit na goma. Yung ating carbon brush. Pag tinis ko dito yan, mayroon yan. Itong dalawa mga bro. Okay. So, pwede na natin ibalik yan. Tapos mga bro, itong dalawa na yan, nabutas, kailangan nakatapat din dito sa dalawang tornilyuhan na yan. Kasi dito papasok yung bolt natin na mahaba. Kasi baka, halimbawa, nilagay nyo lang basta-basta ng ganyan, paktay na. Tapos kung napansin nyo yung nilagay natin na positive carbon brush, medyo mahaba yung ano niya,
Kaya didiskartehan na lang natin. Tunay na. Ayan mga bro, bali nakabit na natin yung brush holder tsaka yung carbon brush. Ngayon ibabalik natin mga bro yung armature assembly. Yan, tapos mayroon dalawang washer yan mga bro. Yan, yung manipis nasa unahan. I mean nasa labas. Una yung medyo mataba, tsaka yung manipis. Tapos mga bro, sa pagbabalik nito, ang discard eh, kasi nakita nyo yung carbon brush medyo mahaba. So dito muna kayo sa gilid. Tapos medyo nakaangat mga bro, kasi pag ganito yan malalag-lag yung ating mga washer, so medyo nakatagilid siya. So ayan mga bro, so kung nakikita nyo, magkakatapat na yung marking niya. Kita ba sa video? Oh yeah. Yeah, kitang kita. So pwede na natin ibalik mga bro yung kanyang mga bolt. Ayan mga bro, dahil nabalik na natin yan, susubukan natin ngayon. Tapos kung makikita nyo, nilagyan na natin ang wire. Gamit lang kayo mga bro na medyo matabang wire kasi malakas yung consumption ng boltahe o ng kuryente ng starter. Kaya gagamit tayo ng yan. Medyo maliit pa nga ito mga bro eh. Kaya mga bro, kung mapapansin nyo yung wire dito, diba? Yung galing ng battery na wire medyo mataba, dito nakadiretso yun sa starter. So ito naman kaya nyo naman panda rin yan. Itong bolt mga bro, positive yan. Tapos yung body, negative. So ikakabit natin to sa positive bago natin ibalik dun sa ano, bago natin ibalik dun sa motor. Kaso mas maganda ay was-was connection. Ayan, kung meron kayong katulong, marami tayo ditong katulong eh. So ayan mga bro ha, so tingnan nyo kung iikot yung starter natin na malupit. So ididikit lang natin to kasi negative to eh. So ayan mga bro, kumislap, nakadikit. So ayan, kita nyo magka mga bro, umiikot na eh. Ayan o, naglo-loss connection lang kasi. Ayan, kita nyo, so medyo malakas, nausok eh. So ngayon mga bro, kung nakita nyo, okay na yan. Ay pwede na natin ibalik yung starter dun sa motor. Yan yung may-ari mga bro. Pala yung may-ari, shoutout guy paring Jigo. Paring Jigo yan eh. Jigo Amor. Jigo Amor. Ano, kaya mo na ibalik? Basic na. Basic na. So ngayon dahil okay na, siya na yung magbabalik. Diba? Yan, dyan may yan o. Yan, tulog dyan o. Sabi ko isura nito. Yan. So ayan mga bro, antayin lang natin may ikabit nila yung carburetor. Tapos yung starter na ikabit na nila para masubukan na natin kung gagana ba yung inabit natin. So ayan, okay na daw mga bro, ngayon subukan na natin. Try muna. Siyempre, una natin mga bro, nakauna. So try natin kung gumana na yung ating pinagkakabit. Game. So ayan, basic na basic mga bro. So nakita nyo, one click lang. So napakalakas ng ating bagong starter. Try mo ulit pare. Ayan. Okay. Push start. So ayan mga bro. Diba? So ganun lang mga bro yung pagpapalit ng carbon brush. Tapos ganun lang yung pagtutroubleshoot kung wala kayong starter mga bro. Unahin natin yan. Siyempre marami kasing possible mga bro nasira yan. Patayin muna natin. Ito mga bro, pag nasira yan, wala rin kayong push start. Yung wiring niya papunta dito ng ano, yung relay, sira rin yan. Pero kung napansin nyo naman kanina mga bro, pag pinindot natin to, natunog tong ano, natunog tong starter solenoid niya o yung relay niya. So ibig sabihin okay yung wiring. Tapos chinik natin yung battery, napakalakas, 12.7 volts, napakalakas. Tapos tiningnan natin yung voltage drop, halos 0.3 volts lang ang nawawala. Ibig sabihin okay yung kanyang starter. Tapos nung binaklas natin, ayun na nga, nakita natin wala na siyang carbon brush, tapos durog na. So hanggang dito lang mga bro yung video natin. Sana nakatulong sa inyo. Ganun lang mga bro, kasimple yung pagtutroubleshoot kung wala kayong starter, napaka basic lang diba? So kahit hindi na kayo pumunta ng mekaniko, ganun lang kasimple yung pagpapalit ng carbon brush. Doon mga bro, sa pag-install ng carbon brush, ingatan nyo lang. Lagi nyong iingatan mga bro, ano man na kinakabit nyo, huwag magsasalubong yung positive tsaka negative. Kasi doon nagkakaroon ng problema yan. Pag nagkasalubong yung positive tsaka negative, doon mag-uumpisa na yung fuse, tapos ma-damage yung ibang mga accessories ng motor. Tapos sa pagbabalik ng fairings niya, hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. Yan, kayang-kaya na ni pare yan. So hanggang dito lang mga bro, maraming maraming salamat sa panonood at ride safe kayo lagi.